Matapos maikasal, May Mendoza buntis na kay Arjo Ataide. A happy couple and a happy marriage indeed. Yan ang katatapos mangalang na pag-iisang dibdib ng celebrity couple na May Mendoza at Arjo Ataide. It is really a dream come true for Maine to marry her longtime celebrity crush. Kahit pa nga inuulan noon pa man ng ilang pambabash ang kanilang relasyon ni Arjo na natiling matatag ang dalawa at nauwi nga sa pagpapakasal ang kanilang pagsasama. Ito lamang July 28, 2023 na ginanap sa isang chapel sa Baguio City. Mahigit isang buwan na halos ang nakakalipas simula nang maganap ang mahalagang pangyayaring ito sa pagsasama ni Arjo at Maine. At ngayon naman ay tila usap-usapan at pinagkakaguluhan ngayon ng lahat ang mukhang bagong kasiyahan sa pagsasama ng dalawa. Nag-viral nga kasi at talaga namang umagaw sa atensyon ng lahat ang naging recent Twitter post ni Maine Mendoza kung saan kanyang nabanggit ang kanyang post na tungkol sa grabe yung sobrang nakakaantok. Pinagkaguluhan ito ng lahat at umani ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizen. Ayon sa kanila, mukhang matapos ngang maikasal kay Arjo Ataide, Maine Mendoza nagdadalang tao at buntis na nga ba? Well, if this is true, it can never be denied that this is another exciting moment sa relasyon at pagmamahalan ni Arjo at Maine. Kahit pa nga halos isang buwan pa nga lang simula nang sila ay maikasal, napakalaking blessing kung agad-agad ay mabiyayaan nga sila ng anak. Siguradong mas magpapatibay pa ng kanilang pagsasama. Dahilan din naman ng kanilang pagpapakasal ay makita silang bumuo ng kanilang sariling pamilya. Kaya naman laking tuwa ng kanilang pamilya at mga taga-suporta kung sakali mang tunay na buntis na itong si Maine Mendoza at magiging tatay na itong si Arjo. Excited ang lahat sa naging Twitter post na ito ng aktres at nakaabang ang lahat na ang susunod na announcement ito ay ang opisyal na ngang pagkumpirma that finally, sooner or later, they will be having their own little baby. Ngayon pa lang, congratulations na agad sa mag-asawang Maine at Arjo Ataide.